guys, andito na tayo sa Fu-Yong Mansion, tapat ng Metro Bank sa may Ongpin. So, ito ang Fu-Yong Mansion. So, pasok na tayo, second floor daw. Yan, ito ang palatandaan ng Fu-Yong Mansion. Hello, kamusta mga kasuki? Long time no see. Ayan. So, ang video natin ngayon ay hindi muna sa pabango. So, skip muna tayo sa pabango. Ang topic natin ngayon ay wala lang. Yan, yung nagagalap sa akin sa araw na to. Dahil ako po ay nanggaling sa isang manggagamot. Yan. Manggagamot talaga. Tagalog na Tagalog. So, nakikwento sa inyo yung experience ko kanina. Yan. So, familiar ba kayo sa pangalang Dr. Tan? Yan. So, sa pangalang Dr. Tan. So, si Dr. Tan ay kilala sa lungsod ng Ongpin. Yan, sa may bandang Maynila. Yan. So, kilala siya guys bilang isang Chinese doctor. Yan. So, isa siyang manggagamot na wala siyang ibang nare-reseta kundi ang puro mga herbal-herbal. Yan, puro mga tuyot-tuyot na kung ano-ano. Mga kasi yun, puro mga tuyot. Kasi mga tuyot-tuyot siya talaga, nakita ko. At amoy na amoy ko kanina habang hindi na ako sa bilihan ng gamot. So, share ko lang sa inyo guys, no? So, yun. So, nagpunta pala ako kay Dr. Tan. Kasi yun. So, kung mapapansin nyo, kung kayo ay aking follower, no? Kung kayo aking tagasubaybay sa aking channel. So, mapapansin nyo na may kakaiba sa akin. So, yun. So, mapapansin nyo na ako po ay mayroong dito sa leeg. So, ako po ay may goiter. So, yun. Basta, parang ano, si Dr. Tan ay makilala siya dahil sa kanyang mga angking galing. Angking galing yan. Angking galing sa pagpapagaling, no, ng mga sakit, no, na ang gamit lang ay herbal. So, ayan na nga, sinubukan natin first time. So, first time ko kanina na magpunta at nag-commute lang ako. So, ayun, ang mahaba-habang lakarin. So, sumakay ako ng monumento. Ayan, so, LRT. Nag-LRT ako, tapos muaba ako ng Karyedo. So, mula sa Karyedo, ayun. So, pwede naman na ikaw ay mag-trike. Pero, mas pinili ko na maglakad. O, diba? Katanghali ang tapat ay nilakad ko yan. Mula Karyedo hanggang sa Ongpin. So, hinanap ko ang yung mansion, basta yon. So, lalagay ko na lang sa screen, yung mansion na yon. Hindi ko maalala yung mansion eh. So, yun. At, yun. So, sa video, papakita ko sa inyo yung itsura, no, sa, dun sa mansion na yon. So, ang palatandaan nito is yung merong dalawang parang statua, no? Meron dun dalawang statua. Tapos, punta ka ng second floor at yun, papakita ko sa video kung ano yung itsura at bawal. Kapag ikaw ay nagpapacheck up pala, no, kay Dr. Tan,
dalawa sila, no? Pag mamimili pa, kung ikaw yung papacheck up kung sa tatay or sa anak. At dahil first timer ako, syempre, dun ako nagpa-check up sa tatay, kay Dr. Tan. So, ayan. So, kay Dr. Tan, kapag ikaw ay nasa loob na ng kanyang kwarto, bawal na ang cellphone. So, yung nakuha kong video kanina ay sa, ano lang yun, sa lobby lang, sa labas lang. Pero kapag nasa loob ka na, kailangan naka-off ang yung cellphone. So, share ko lang sa inyo, guys. Paano ba nang gagamot si Dr. Tan? Ayan. So, paano ba nang gagamot si Dr. Tan? Ang experience ko kanina, so, bukod sa mahabang pila, no? Ang haba ng nagpapalista sa kanya. So, pa-flash ko na sa screen yung schedule ng kanyang panggagamot, no? Yung schedule, araw-araw, meron siyang schedule ng panggagamot. Tapos, ang napili ko ng araw ay yung Sabado, second batch ako, from 3 to 6. Yun yung napili kong oras. Tapos, yun, pang number 18 ako. So, ang swerte ko, no, dahil sa dami ng nakalista, eh, marami rin ang nagsilabasan. Kaya nung time na nagpamigay na ng number, eh, yun, pang number 18 na agad ako, instant, di ba? So, ang proseso, once na ikaw ay nagpunta kay Dr. Tan, meron sila dong listahan, nagpapalista ka na, at mahalaga na ikaw ay matyagang maghihintay para mabigyan ka ng number. So, yan nga yung nangyari sa akin kanina dahil nga matyaga tayo nagintay, nagbubating si Dr. Tan, no? Eh, napaaga ang ating number, naging number 18. Tapos, dahil nagpamigay na ng number, no, meron na namang isang umalis, kaya tayo ay nalipat sa number 17. So, ayan guys. So, ang proseso ng kanyang panggagamot, no, unang-una, pupulsuhan ka lang niya, no? Unang-una, hahawakan niya yung pulso mo. Yan. So, dalawang kamay, pinulsuhan niya ako ng dalawang kamay. Tapos, tinanong niya yung aking edad. Yan. Tinanong niya yung aking edad, kung ilang taon na ako. Tapos, wala akong sinasabi, guys. Wala akong sinasabi kung ano yung sakit ko. Pero, syempre, halata naman, di ba? So, syempre, halata naman kung ano yung sakit ko. Pero, yan, tahimik lang ako. Tapos, pupulsuhan ka niya. Hawakan tong, ano mo, no? Pupulsuhan ka niya. Tapos, pagka-pulso niya sa'yo, yun, lalabas mo yung dila mo, i-check niya yung dila mo. Tapos, hahawakan ka niya sa leeg. So, paghawak niya sa leeg, syempre alam na niya, yun. Plus, may isa pa akong na-discover. Yun, meron pa siyang sinabi kung ano pa yung magiging sakit ko, no, dahil mahina raw. So, sinabi niya na weak yung aking heart and weak na rin yung aking liver. So, ayan. So, dahil nga ang daming mga nag-ano sa kanya, ang daming nagpapagamot sa kanya, no? Halo-halo, may mga Chinese, may mga, yun nga, yung mga Filipino, no? Tapos, ayun. So, nag-observe ako kasi sa loob ng kwarto, sama-sama lang kayo doon, no? Kumbaga, may kita mo kung paano, I mean, parang sobrang solemn yung ginagawang check-up. Tapos, ayun na nga. So, papakita ko sa inyo yung aking reseta. Reseta. So, ayan guys. Ayan. So, para kasi yung aking reseta, mababasa nyo ba? So, ito ang aking reseta na magawa yung aking reseta, o diba? So, chikwa yung aking reseta. So, ayan guys. So, sa unang check-up, na yun nga, sinabi niya sa akin kung ano yung aking mga sakit. So, binigyan niya ako ng parang pang ang tawag doon, i-detox yung aking katawan, no, pang-detox. So, eto yung itsura nung pang-detox. Ayan, eto yung herbal na gagamitin. Ito yung tsaa. So, ayan. So, tatlong piraso siya. Ayan, yung binigay niya, yung reseta niya sa akin. Tatlong piraso. Ayan. So, tatlong pack. At ang paraan ng paggamit nito ay, so, ilalaga mo siya umaga at gabi. So, yun yung pag-inom mo sa kanya. So, sa isang pack, so, mamaya, ilalaga ko na to dahil gabi na, unang inom ko. So, ilalaga mo siya, no, 2.5 ng tubig, no, 2.5 cups ng tubig sa isang balot. Tapos, pakukuluin mo lang siya ng medium fire lang naman. So, hanggang sa umabot na 80% na lang yung matitira sa kanya at yung talagang katas na lang nito yung matitira. So, nakalagay sa instruction, no, sa 2.5 cups ng paglaga mo sa kanya, ang dapat na matira na lang sa kanya ay isang baso. So, sa isang baso na yon, kailangan mo siyang inumin, no? Mamaya, iinom na ako nito. Tapos, kinabukasan, yung pinaglagaan mo, huwag mo siyang itatapon. Dahil yun ulit yung lalagyan mo ng another 2.5 cups ng tubig. Tapos, iinumin mo ulit siya. So, sa isang pack, dalawang gamitan.
Tapos, ganun ulit sa isang pack, dalawang gamitan. Yan, umaga at gabi ang pag-inom po nito. So, binigyan niya ako ng pang 3 days. So, sakto, bago maubos yung isang pack, kailangan bumalik ka na ulit sa kanya. So, ayan. So, yung first 3 days, no, yan ay pang-detox. Yun. Pang-detox daw ng mga kung ano man yung merong sakit na mayroon ako. Tapos, sa mga susunod na araw, so, yun na yung parang magiging focus sa kung ano yung talagang matitirang sakit ko. So, meron akong ipapakita sa inyo, no? Na-excite ako dito. Yan, box natin to. So, yan, box ko siya. Yan. So, eto nga pala, no? Kung nagtatanong kayo sa price. So, sa mga nagtatanong, kung gusto nyo po na magpa-check up kay Dr. Tan, no? Ang check up sa kanya ay 400 pesos. Tapos, ito naman pong nareseta niyang gamot sa akin for 3 days na pang-detox, no? Kada balot ay nagkakahalaga ng 115 pesos. 115 kada isang balot. So, tatlong balot pang 3 days. So, herbal tea yun. So, bago mag 3 days, babalik tayo kay Dr. Tan. So, sa mga gustong magpagamot kay Dr. Tan, lagi ko nang naririnig yun, yung pangalan ni Dr. Tan. Tapos, kahit i-search niyo siya, no? Search niyo kay Google si Dr. Tan. So, traditional na paraan yung kanyang ginagamit, no? Yung kanyang ginagawang panggagamot. So, ang dami na niyang napagaling, no? Parang naging sikat siya sa mga bukol-bukol, no? Sa mga cancer, yun. Parang doon siya naging sikat, no? As in, yung talagang tipong, sa totoo lang, no? Yung sa akin talaga, hindi na umubra sa akin yung medicine. Meron akong iniinom na medicine before. Pataas ng pataas, nagsimula ako sa 25 milligram, naging 50 milligram, hanggang sa umabot na ng 100 milligram. At nung dumating sa point na ang gamot ko ay naging 100 milligram, doon na nagsimula na hindi na umigi yung katawan ko, na lagi na lang para akong, kami yung parang hilong-hilo ko, parang hilong-hilo na talaga ako lagi doon sa gamot na yun. Kaya itinigil na yun, no, ng aking doktor dati. At sinabi nga sa akin, no, na yun nga. So, kailangan na-operahan na. So, dahil doon, hindi na ako masyadong magpapacheck up. At yun, so, thankful tayo na yun nga, may nag-recommend na po sa akin na try nga daw na magpagamot kay Dr. Tan. Tapos, so, eto na. Dami ko naman dal-dal. So, eto, guys, nakakatuwa nun na. Parang, syempre, kung meron tayong herbal tea, no, ang may isa silang parang importante dito na matandaan natin kapag naglalaga tayo ng herbal tea. Hindi daw po pwede na ito ay mag-contact sa stainless, no? So, kailangan kung kailangan sa ano lang siya, sa palayok, sa ceramic, ganun. Tapos, kung meron ka namang lutuan sa bahay, hindi pwedeng direct contact sa mga stainless or ganun. Kailangan coated. So, meron naman sila doon binibenta, no? Sa, ano bang ano ito? Merong bilihan doon sa boutique. So, ang pangalan ng boutique. So, magpapacheck up ka kay Dr. Tan. Tapos, once na niresetahan ka na, no, once na niresetahan ka na ni Dr. Tan, pupunta ka naman dito sa Tsingtai Chinese Drugstore. So, ayan siya, guys. So, pupunta ka naman dyan. Tapos, pagdating mo doon sa store, bawal din ang cellphone. So, pagdating sa store, bawal ka mag-picture-picture, no? Ang sarap sanang picturean kasi, ano may yung puro mga herbal medicine yung mga makikita mo ron, pero bawal. So, pagdating mo ron, ibibigay mo lang itong reseta sa mga taong nandun. Dun pa lang nila sigsimula na i-repack itong laman ng gamot na ito, nitong herbal tea natin. So, dun pa lang sila nagtititimbang. Nakakatawa nga. Ang sarap videohan eh, kaya bawal. So, dun pa lang sila nagre-repack, no? Ang galing nga nila, ang galing nila magbasa. Nabasa nila ang reseta ni Dr. Tan. So, syempre, no, ano sila? Bihasa na sila sa mga sulat-sulat. So, dun pa lang nila i-repack, no? May mga sukat at timbang itong ating iinumin. So, yung kanina ko pa ang gustong ipakita sa inyo ay itong lutuan ng tsaa, itong palayok. So, itong lutuan ng palayok ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ayan. So, hindi ako, nung una, may nagsabi sa akin na wag daw doon bumili ng palayok kasi mahal nga raw. Kaya lang ang problema, dahil nga anong oras na ako inabot, paglabas ko ng mansion, no, mag-aalas 6 na, as in talagang padilim na, no? Dapit hapon na. Kaya wala akong magawa dahil kailangan pag-uwi ko sa bahay ay iinom na ako. So, eto guys. Ayan. So, eto ang laman. No? Ito yung itsura ng palayok. Ang laki na katuwa. Ito. Ito yung itsura ng palayok.
O, di ba? May hawakan. Yun. So, ito ay palayok na pichel. Palayok na pichel talaga. So, ito yung gagamitin natin, no? Ilalagay natin ito dito. Yan, i-boost natin dyan. Tapos, saka natin nalagyan ng tubig. So, ito yung loob niya. Napakita ko sa inyo. So, ayan yung loob, no? Yan yung palayok. So, kung mapapansin nyo, meron siyang butas, no? Tapos, yun, dito siya lalabas. Ang cute niya. Plus, meron pa siya, syempre, takip. So, ayan. So, ito yung itsura ng kanyang takip. So, ayan. Ah, ang bigat. So, ayan, tatakpan natin siya. So, sasalang mo to sa kalan, no? So, direct siya sa kalan. Tapos, ayun. So, eto na. Dito mo lulutuin yung herbal tea na nire-reseta ni Dr. Tan. At ang maganda dito, hindi mo na siya kailangang salain. Kasi nga, dahil nga maliit lang yung butas sa loob, no? Tapos dito na lalabas yung liquid or yung tsaa. Direct mo na siyang isasalin sa iyong baso. So, ayun. So, ang cute lang. Kaya na-flex ko lang sa inyo yung itsura nung palayok. So, nung una, ayoko sanang bumili. Pero pagdating doon, no, nagtanong ako doon sa mga kasama ko rin na nagpapa-check up na. At matagal na rin silang nagpapa-check up. So, sila ay maintenance na lang. So, maintenance na lang yung ginagawa nila at proven and tested na talagang sila ay gumaling. No. So, paano nila napatunayan na sila ay gumaling? Siyempre, may mga record na sila sa hospital at yun. So, napatunayan nila na talagang clear na sila sa kanilang mga sakit. At yung iba doon, maintenance na yung ginagawa. At yun nga yung napagtanungan ko kanina, no, kay ate, na sabi ko nga, saan ba pwedeng bumili ng palayok na pwedeng paglutuan nung ating tsaa? So, sabi ko parang ano, pwede ba ka kung bumili sa labas? So, ang tip sa akin ni ate, sabi niya, based lang naman ito sa kanyang experience, no? Nung una siyang nagpunta kay Dr. Tan, syempre nagtitipid-tipid siya, no? Nagtitipid-tipid siya, kaya hindi muna siya bumili ng palayok doon kay, sa ano, dun sa store, sa drugstore. Hindi muna siya doon bumili ng palayok. So, sa labas muna siya bumili, no? Mas mura yung kanyang nabiling palayok. Ang problema niya, no, dahil nga mura, parang mabilis ding na bibitak, yun. So, mabilis din siya nabibitak. So, ang kagandahan, no, din nga raw, mas matibay nga raw yung binibenta doon. Kaya tayo ay napabili na. So, ayan lang, guys. So, na-flex ko lang naman sa inyo kasi baka mamaya, no, nanonood kayo ng aking video, tapos meron kayong nararamdaman sa inyong katawan na feeling nyo, wala nang lunas. Wala nang lunas talaga. Na feeling nyo, alam nyo, yun yung parang yun, yung parang gusto nyo lang naman na magkaroon ng second opinion or kung gusto nyo ng pang third opinion na kasi parang iba, ano pa rin naman eh, kumaga parang oo, gamot, pero diba, syempre yun nga, kapag lagi kang umiinom ng gamot, diba, ano ba ang unang-unang nasisira sa atin, yung kung hindi yung buto, no, yung buto para yun sa mga steroids, no, kapag kami yung gamot ay steroids, ang unang naaapektuhan is yung ating buto, rumurupok, no. Kapag ka naman panay-panay yung ating pag-inom ng gamot, no, yung ating atay naman ang naaapektuhan. So, ayun lang, no, dahil tayo ay takot na maoperahan. So, tinry natin yung way ng herbal. So, ayun lang, guys. So, kung gusto nyong, try nyo lang na. So, ayun lang, guys. Yung next video, papakita ko sa inyo, no, para pagpunta nyo doon sa mansion kay Dr. Tan. So, nag-prepare ako ng mga pictures, yun, i-insert ko na lang sa video, mga palatandaan na kayo ay malapit na kay Dr. Tan. So, ayun lang, guys. Kung ikaw ay bago sa aking channel at okay sa iyo ang videong ito, no, sa tips, no, kung paano, isa pang way, no, another way, kung paano mo, so, parang another way ng paggamot, no. So, try mo magpunta kay Dr. Tan. So, nasabi ko na ang kanyang check-up ay 400 pesos at depende sa sakit mo yung irereseta ang gamot sa'yo. So, ayun lang, guys. So, subscribe ka na sa aking channel para sa mga susunod na video, no. Kung gusto mo pang makapanood ng mga about sa mga babango or di naman kaya kung gusto mo pang mapanood yung mga ganitong klase ng panggagamot ni Dr. Tan, so, guys, subscribe ka sa aking channel at huwag mong kalimutan na i-hit yung ating notification bell at